decided that I am in the war. Right. We just really needed to cool things down. Reassess ourselves, where we're at. As individuals. Nga, tama ka. Wala na nga ang time na yun kasi na nahulog ka na kay Elise. I'm sorry. For what? Nahulog ako sa kanya. Carlo, wala namang pinipiling time ang pag-ibig. Anyway, sakit ko na to. Sunod mo na lang yung bag. Lex. I think you should meet her. Oh, good news! Congratulations! After 1 week, naku, mag-hello to the world na yan. Kaya halika na, maglakad-lakad at di tayo mahirapan. Naku, Doc, meron ako morning and afternoon walk. That's good. I'm sure kasama si Daddy. With my dog. Nasaan si Daddy? Alam mo, 9 months na tayo, pero ano ha, hindi ko pa nami-meet si Daddy ha. OFW po ba? Na kay Mrs. Oh. Si Daddy, kako na kay Mrs. niya. Sorry po. Oh, Doc, it's okay. Tanong po naman nakabit ako. Alam ko naman na meron kaming kahati. Kasi hindi naman kami ni Bibi na una. But it's okay. Alam ko naman kung saan ko ilulugar yung sarili ko. Antapang mo naman pala, Mami. On process na naman yung annulment. Tsaka nanggit ko na rin si Mrs. Hmm? Oo. Actually, excited nga yung 2 kids niya to meet their new baby sister. Puro lalaki kasi. Siguro, ang dahilan kaya matapang ako kasi alam kong wala akong sinaktan, wala akong inagaw. Nagkataon lang na nagmahal ako at meron siyang nauna. Oh, sorry, Doc. I'll go ahead na. Sige, salamat. Ingat ka, ha? Tawagan mo lang ako, ha? Pa-schedule ko lang sa secretary ko. Thank you. Hello, Charlie? Hi, Mommy. This is a friendly reminder na we need to finish na may project, ka later. Teacher Anna, allowed you to call? Yes, Mommy. Kasi na-submission na kanina tapos hindi ako nakapasa. Pwede daw po ihabol sa Friday kung lang pa tayo ng sticks. Oh, sige. Bili na lang ako mamaya and then we'll finish it later when I get home, okay? Okay, Mommy. Love you. Doc, sila po kayo sa OR. Ito ang CM. Ha? Arlo? Hi. I'm really so sorry na kung Mommy's late again. Here, finish na, oh. Ganda. No, Mommy? Oo nga. Gawa niya ni Daddy? No, Tita Elise helped me kanina. Dad had to go back to school kanina. After niya akong sunduin, may meeting sila eh. Kaso, ang long. Buti Tita Elise was there to keep me company and she helps me finish the project. Look oh, ang ganda ng details. Guys, dinner's ready. Let's go. Chai, Lex, tara. Late ka yata. Wala na ginawa sa clinic kanina. Oh, yeah? Yeah, that's his favorite. Oh. Iniiwasan mo pala sila, Mami? 1 week pa. 1 week? Hey, ikaw. Balita ako, iniiwasan mo daw sila, Kuya Ben. 2 weeks pa. Tignan mo. Mas mahirap ka wala suyuin kaysa sa akin. Pakisabi kay Elise, thank you, ah. Bumili kasi ako ng mga gamit para sa project ni Chai. Yung pala ginawa na pala nila. Yeah, ano naman.
Charlie can stop talking about her. Sino yung babae na yun? It's Elise. Eh, ano yung nararamdaman mo? Ano ba dapat maramdaman? Grabe pala, no? Ganun pala yun. Dalawang beses ka mag-a-adjust. Unang-una, sa fact na may ibang mahal na yung asawa mo. Pangalawa, that your son is falling in love with the same woman. Ang hirap. Sobra. Ewan ko ba, basta sobrang confusing lang ni Charlie lately. One moment, okay siya sa separation namin ni Cardo. Tapos sasabihin pa niya sa akin, Mommy, you know what? Daddy is so happy with Elise, you should start dating again too. Tapos, pinasnap! Biglang magvo-volunteer sa family school dance? Nakakaloka! Alex naman, ano ka ba? Imagine all the stress of going through that. Eh, paano pa kayong anak mo? Bata pa yun. Saka baka naman he's still adjusting. Baka naman tama yung sinasabi niya na makipag-date ka. What? Mag-Tinder ka or mag-Bumble ka. Ayoko na mga ganun. Napaka-superficial. Oh, hindi eh. Doon ko nakilala yung wife ko eh. Lugo? Oo. Lumabas ka saka makapagkilala ka. No. Ano mo, Alex? Sugod lang sa mga bagay na makakatulong sa'yo. And after all, choice mo naman yan, di ba? Hey, bro. Oh. Saan galing to? Bro, dinala lang janitor yan kanina. Iniwan sa guardhouse. Hindi siya masagot. Makagalit pa rin. Give her some space. Mag-uusap din kayo niyan. Have mercy on me, O Lord.